Nakaka po si Carla na pili. 16 years old. Kanin po ko ng magkakapatid. Bunso po ako. Tapos po, mga magulang ko po. Trabaho po ng tatay ko. Pintor po. Bali po, bihira din lang po siyang makahanap ng trabaho. Lalo na po pa yung tagulan po. Sobrang wala po makahanap ng trabaho po. Tapos sa magulang, ang bali, nanay ko po, isang kasambahay po. Bali, nagtatrabaho po siya sa kapatid po niya. Yun po, parang katulong po, gano'n. Nung sobrang nauna po kasi, sobrang nawalan ako ng pag-asa na makapasok sa na-college. Kasi po, nung una, sinabihan na po kasi ako ng magulang ko, ng nanay ko na hindi na ako makapasok. Tapos po, nag-start na po ang klase. Nung sinabihan po ako ng magulang ko, ng nanay ko, sabi, hindi na daw po makapasok kasi sobrang kinikita lang nila para lang doon sa mga pangailangan sa bahay. Tapos po, nung sinabi sa akin ng nanay ko yun, sa parang umiyak ako, sabi ko. Tapos kinausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, bakit gano'n? Alam niyo naman simula pa ng una. Sinabi ko na lagi kong hinihiling, lagi ko pinagdarasan na sana hindi ako tumigil ng pag-aaral. Sana makakuha ko ng, makapasok ako ng college. Bakit ganun? Kaya parang medyo nagtampo ako kay Lord. Sabi ko, parang start na po ang klase. Parang nakasig na rin po ang utak ko na hindi ako makakapasok. Natapos ko. Dumating po na patatlong araw na po na may klase. Tinawagan ako ni Ate Len po. Nagulat ako. Sabi po ni Ate Len, tingnan ko daw po kung baka pag-enroll pa ako sa ng college. Tapos ko ay sobrang nasaya po. Sumaya po ako. Sobrang nagulat ako. Tapos edo yun po. Nagpunta ko po agad ako sa school, tapos tinanong ko, sabi, okay pa naman daw po, makakapag-enroll pa ako. Sobrang saya po. Kaya po, sa tulong po ng aunt ko, masaya ako na gagawin ko na matapos ko ang pag-aaral ko bilang isang criminology student. Sobrang nagpasalamat po kami sa inyo po na bilang ganti po, tatapusin po namin ang aming pag-aaral. Salamat po.